Good morning, mga ka-alien. Muli nagbabalik, Lester Fowler, the vlogger. Okay. Ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa Toyota, no, sa casa, kasi 5,000 kilometers maintenance checkup and change oil ng sasakyan natin. This is a Toyota Hilux pickup truck. Okay, no? Yun ang gagawin natin ngayon, papa-change oil to. Kasi ano pa lang 'to, nasa 5,000 kilometers pa lang eh. Hindi naman totally talaga 'to nagagamit, halos seatbelt tayo para hindi matamis, hindi matabang. Okay. Bali last time na vlog ko, nagpunta ako sa SM, bumili ako ng laruan ko sa Phil Bars. So, Phil Bars, baka naman kahit isang Funko Pop lang diyan na alien. Oh, baka naman ma-recognize ninyo ako. Toyota. Oh, baka naman pwede niyang bigyan ng TRD sticker. Hindi naman, maganda ang service ng Toyota, no, dito sa May Marilao. Wala ka problema, mabilis ang mga tao. Nakasikaso nila maigi sa sasakyan ko. Sila pa tumawag na kailangan ko nang dalhin yung sasakyan ko dahil baka raw naka 5,000 na. Rini-remind pa nila yung may-ari ng sasakyan. Imbis na ikaw yung nagtatanong, totally sila na nag-i-schedule kung kailan mo gusto. Pakabait ng mga empleyado ng Toyota Marilao. Marilao branch. Saka pag nasikaso nila, saka hindi ako nahirapan kunin ito sa sasakyan ko. Cool na cool, cool na cool. So, doon tayo pupunta, inagahan natin schedule natin. Kahapon naman, ang ginawa ko kahapon, ayun, ibablog ko minsan yun, no? May binibenta tayo mga bike ngayon, classic bike, medyo modelong bike, pero puro Japan surplus, yun ang ating konting racket. Yun ang ating medyo pinagkakakitaan ngayon kahapon, yun ang ginawa ko, medyo nag-busy tayo ng konti. Pakikita ko din sa inyo yun. Saka maaari pakita ko rin sa inyo kung saan nakakabili ng mga magagandang bisikleta, pero mura lang, budget meal. Yan. Maka-ano tayo para magkaroon ng kabuluhan ng ating vlog international. Okay? O nga pala, shoutout nga pala, no, sa nanay ko sa Las Vegas, si Jojo Fowler, ang isa sa pinakamalupit na singer na Fowler, no? Saka si Mami Vilma Fowler, singer din yan. Lillian Fowler, malupit na singer din yan. Jill Fowler, si Mami Jill, no, mga nanay ko yan. Si Mami Jojo ko, siya nagturo sa akin ng mga pagkilos sa bahay, pagluluto, panlahi, paglalaba, lahat. Tinrain niya ako nun ng Mami Jojo ko. Doon ako marami ko natutunan talaga. Bata pa lang ako, mamalingke lahat, mag-budget. Siya nagturo sa akin. Lagi nanonood yun, Mami, I love you. Lagi ako nung sinusuporta. Lagi niya pinapanood yung vlog ko. Siya pa nagsasabi sa akin bakit wala raw akong bagong vlog. Okay. May iba tayo. Nakikita ko doon sa mga ibang mga vlogger. Napansin ko lang, no, mga pinapanood ko na ibang mga vlogger. Minsan, wala nang parang hindi na ganun kalusog yung laman ng kanilang, yung content nila. Pero minsan naisip ko, baka kasi hindi sila nakakalabas na quarantine. Pero yung iba, parang hindi na rin maganda yung may bibigay. Kasi alam mo, sa internet, hindi mo masasabi, yung bata huwag manood, no? Hindi mo masasabi, hindi po pwede. Kaya hanggat maaari, sana sa ibang mga vlogger, medyo maging maingat sa paggawa ng content, kahit mapanood ng bata, medyo safe sila, no? Saka lagi natin nasasabihan, kung meron tayong mga frank, huwag nilang gagayay, lalo pag delikado, lalo pag may about sa apoy, or mga kunyari na lason, kunyari na ganyan, medyo ingatan natin, baka magaya ng mga bata. Kasi napansin ko, meron ako mga followers, no, ng mga nagsubscribe sa akin, mga bata. So, kaya ako nag-iingat din ako, hindi ako masyadong makagawa ng dahil ang dami kong subscriber ng mga bata. Followers din kasi ni Tony Fowler sa ng Toro Family. So, iingat ako ng konti sa mga content ko. Mostly, bibig mga information, mga ganun content ko. Sa may pupuntaan akong lugar, no? Na mga pupwede na natin pasyalan. Isa yan, gagawin ko sa next content ko yan. Medyo nag-i-inquire pa ako kung pwede nang pumunta ang mga tao. Dito lang din sa Bulacanya, magandang pasyalan. Na-discover nung editor ko na si Sausage. Na-discover siya sa gawing Bulacan. Saan yun?
San Rafael. San Rafael, no? Che-check ako dyan. Pwede mag-fishing yata, saka mag-boating. Wow. Titingnan natin maigi, pero gi-inquire pa kami kung po pwede nang pumunta. Pag po pwede nang pumunta, pupunta ako rin. Iba-vlog ko yun. Para mga taga-Bulacan, makita na lang meron ng pwedeng medyo pasyalan. Kasi total lang, ang mga tao na iinip na rin sa bahay. Oh, nakakatakot, oh, may mga sakit. Pero alam mo, minsan ang tao hindi mapakali kasi boring, isip. Minsan, yung, minsan tuloy, rinirisk na nila yung safety dahil sobrang inip. So, tingnan natin, baka meron ng mga safe na pwedeng puntahan. Okay? O, sige. Kwento ulit tayo mamaya-maya. Concentrate muna tayo sa pagdadrive, ha? Pagdating ko sa Toyota. Okay? Bye-bye! Woo! A few moments later... Okay, no? Bali, ito na, pasiservice na natin yung ating favorite na sasakyan. Hindi ko lang alam kung saan tayo pupunta. Tatanong tayo mag-inquire tayo. Excuse me? Disinfect muna daw. Okay, sir. Okay, okay. Yung yellow box po na. Okay. Speedometer, sir. Speedometer 6183. Yan. Tapos pakisara po muna yung bitana, ibobombahin po natin. Okay. Ayan, dinidisinfect muna yung sasakyan para safe bago tayo pumasok. Ganun talaga. Siyempre, kasi pag nakapasok ang viruses in the zest, the viruses zest. So, kailangan natin ng konting pag-iingat. Malindi na tayo sa lobby. Schedule yung kotse natin. Masarap yung waiting area din rito. Nare-relax ka ng konti. Siyempre, kasama natin si editor. Isang big time yan. Chato, shoutout nga pala kay Chat, nag-asikasak dito sa Toyota. Toyota Marilao to. Yes. Sir, last year, okay na po. Sige, anong follow kita, sir? Sa monitor natin siya. Sign to? Dito sa yung email ad. Email ad? Opo, yes, sir. Meron pala. Tama, may nakakilala sa'yo. Hindi nakatakip pa ako. Isa ka ng vlogger. Okay, ang bale. Pasok na yung kotse natin. So, 1 to 2 hours daw bago matapos. So, ang gagawin natin ngayon, pag-jeep tayo. Kasi kakain na lang muna kami para sakto yung pagbalik namin, tapos na yung sasakyan. Ito lang muna ang gagawin namin. So, medyo matagal-tagal na ako hindi nag-jeep. Siguro, walang biro pa. Mahigit, ano? Mahigit kalahating taon na ako hindi nag-jeep. Kasi kapag pinapagawa ko yung kotse ko, inaatid ako ng brother ko. Pero ngayon, wala. Busy siya. So, mag-jeep tayo.
Titingnan natin kung ano mag-jeep. Mabibilis sa mga estupidong sasakyan. Para nagmamadali silang lahat, parang gusto nila mauna sa heaven. Para mga tao ngayon, kaya mahirap mag-commute. Kasi yung pag tumatawid ka sa tawiran, kasi dito bawal na crossing. Wala silang pakialam. Tuloy-tuloy lang sila lahat. Kaya kung makikita mo yung mga nagko-commute, talagang hirap sila. Kasi hindi naman sa walang disiplina yung mga commuters eh. Mostly yung mga sasakyan. Wala silang disiplina. Talaga, imagine naka-stop na yung yung susunod na sasakyan o ayaw umi-stop. Order ngayon tayo dito sa mga food. Bali ito eh, no? May-mari nito, kaibigan ko, collector din ang laruan. So ngayon, tingnan tayo. Many, many minutes later. So ayan. Makikita nyo yun ang order namin sa aling nene. Hong Kong chicken, sisig, pansit, saka longganisa sa nag-i-edit si Parganizer. So, kita nyo naman ha. Medyo mamaya-maya ng konti, makukuha na ulit natin yung car. So, kayo, kain muna tayo. So, kain! 1 hour later. Okay, bali tapos na, no? Kiklaim na natin yung sasakyan. So ayan. Ay, alam mo, kailangan natin alagaan yung ating mga sasakyan, no? Dahil hindi madali mag-invest sa sasakyan. Maganda rito, mabilis, saglit lang. Ano, no? Ang bilis yung service dito. Isang oras may git lang, tapos na. Wow! Alintay na lang natin.
Ayan, ang pag-service ng Toyota Marilao. Mabilis. Malamig, maganda facilities nila pag maghihintay ka habang tinatapos yung pag-change oil and everything kasi sa kotse mo. Sarap, may pa-coffee with bread. Pero, Toyota Marilao, baka naman. Kim, oh, shout out kay Kim. Napakabait, mag-asikaso. Toyota Marilao, the best. Oh, yeah! Okay, para walang bacterium. So, tapos na. Maganda na ulit ang ating sasakyan. So, sa 10,000 kilometers ulit, free yan. Kasi meron yan 1,000. 1,000, 5,000, 10,000 kilometers free. Wala kang babayaran. Yung in-avail kong promo ng Toyota, Toyota Marilao dito sa aking Hilux. So nakatapos din tayo. Na dinala ko pa yung sa kinainan ko. Talagang titis lang tayo ng konting time. Pero mabilis ha. In fairness, isa't kalahating oras tapos change oil, change filter, everything lahat tapos. So okay na okay. Siyempre, alaga ko talaga ito sa sakyan ko. So sarap. Nasa problema. Uy, parang branyo. Sa lang exit. Okay. So yan, natapos tayo. Natapos na naman ang ating hanggang tanghaling araw. Sana maano nyo to doon sa mga may gustong bumili ng kotse dito sa Toyota Marilao. Napakabilis ang proseso lahat, promise. At ang services nila totoo. Talagang pag sinabi nila ayusin nila within ganitong time, tapos talaga. Sinabi 10:30 tapos, 10:30 tapos, 9 nung inabot ko yung susi ha, from inabot ko yung susi sa kanila, sinabi ko anong oras po ito matatapos, sabi na 10:30, nag-early lunch ako, dumating ako exactly 10:30, tapos na yung sasakyan. So napakabilis. Paano, nabigyan ko na naman kayo ng munting ano ba tawag dito, ito lang content ko eh, paayos ako ng sasakyan ko, laking services, mabilis. Inano ko lang itong, pero totally hindi ito sponsor ng Toyota Marilao. Natutuwa lang ako at tinasikaso nila umigi. Ito yung pagpapasalamat ko sa kanila. Paano sa ulitin ha? Like, share, and subscribe. Thank you!